Isinusulong naman ng ilang leader sa Cebu na maging energy independent ang lalawigan lalo na't nakaranas ng bahagyang problema sa power supply ang Visayas sa mga nagdaang buwan. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa report. Nagsama-sama ang mga nasa business sector sa Metro Cebu para sa Good Design, Good Business Summit na inorganisa ng Cebu Chamber of Commerce and Industry. Kabilang sa tinalakay ang makabagong plano para sa lungsod ng Cebu na tiyak makahatak ng investors at dagdag na trabaho. It's not only Cebu City that we have to consider, it's the whole metro area. Because Cebu is the biggest local government unit in Metro Cebu and it is strategically located in the center. So whatever we do in Cebu will affect the whole metro area. That's why we have to coordinate with the local development planners. That's what I'm doing now. Pero para maipatupad ito, kailangang masolusyunan ang posibilidad ng power shortage. Lalo't nakaranas ang Visayas at maging ang Cebu ng problema sa power supply sa mga nagdaang buwan, lalo na sa kasagsagan ng El Nino. May ilang nagtutulak na dapat maging energy independent na ang lalawigan, lalo't nagmumula pa sa ibang lugar sa bansa ang pinagkukunan ng supply ng kuryente ang Cebu. Invite investments coming from the private sector, especially the power generation companies, not the private power generation companies who are already here. Maybe we just have to let them expand their capacity so that they can really supply to Cebu Island. Sa ngayon, may 340 megawatts ang Therma Visayas Incorporated sa lungsod ng Toledo at magdadagdag pa ng 150 megawatts. Kasalukuyan ding ipinapagawa ang solar power plant sa Calatrava, Negros Occidental na inaasahang makatutulong na mapunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. The process of securing the bids from our potential OEM suppliers. In parallel, we have been working on the ECC and our SIS with NBCP. Kamakailan lang, kinilala ng Philippine Statistics Authority ang Central Visayas kung saan bahagi ang Cebu na fastest growing economy sa lahat ng 17 rehiyon sa bansa na may 7.3% growth rate base sa kanilang pag-aaral. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.